Kung dati hindi tayo makapag-ipon at walang natitira sa hawak nating pera, ngayon ay pwede nang mag-save. Sa murang halaga na 50 pesos lamang ay pwede ka na rin mamuhunan o mag-invest at magiging bahagi ka pa ng isang malaking kumpanya o maging shareholder. At sa oras ng pangangailangan, may madaling credit o utangan na malalapitan ninyo. Hindi na rin naalalahanin ang pagsisiguro o pag-i-insure sa ating buhay sa araw-araw. Mas pinadali, mas pinabilis, at mas pinagaan na ngayon ang lahat ng may kinalaman sa pag-iipon at pagpapalago ng perang ating pinaghihirapang kitain. Ayan, everything is possible sa tulong ng GCash. Kaya manood, makinig, sumagot ng tanong, and syempre, you have to be my follower on my Facebook page and my subscriber in my YouTube channel, Rated Corina, for you to be eligible magkaroon ng panahon at pagkakataon na manalo ng 500 pesos free load. Ayan, dahil lahat ng pangangailangan natin para mas umigi ang buhay, G pa rin. Meet Manette Ilano, technical specialist, panganay, at breadwinner ng kanyang pamilya. Nagpapaaral ng kapatid. Sa kanya rin inaasa ang mga babayarin, gaya ng bill sa tubig, ilaw, pati nga sa internet. Halos malula at manliit na si Manette sa dami ng dapat bayaran. Nag-aalala si Manette kung paano niya pagkakasyahin ang kinikita bilang simpleng empleyado. Sa tagal ko na pong nag-work, ang tagal ko nang tinatry, ina-attempt na mag-ipon, pero kasi sa sobrang dami ng bills, minsan nakakalunod na, nag-aabot lang sila ng sweldo ko. Kaya ang ending, hindi ko po talaga na fulfill yung pag-iipon. 5 taon na bilang tech specialist sa isang manufacturing plant sa Taguig, si Manette. Iniraraos niya ang mga obligasyon sa buhay mula sa kanyang sweldo kada kinsenas at katapusan. Pilit din naman siyang nagtatabi ng pera sa bangko, pero... Pag nag-iipon po ako sa bangko, ano po yun eh, parang naiipon po siya at a certain amount, tapos na-withdraw ko lang din siya, lalo na pag may kailangan yung parents ko, yung kapatid ko. So yun po. Gustong-gusto ni Manette makapag-ipon para sa kanyang future. At mula sa mga self-help books na binabasa niya, nakita rin niya sa internet ang makabagong paraan ng pag-iipon o pag-save. Since GCash user nga po ako, nalaman ko yung bagong feature nila, yung GSave. Ang ganda po kasi nung interest rate na ino-offer nila, nasa 4% nung nag-start ako. Yun po yung unang nakapag-invite sa akin, kaya nag-try ako mag-ipon through GSave. Fast, easy, at convenient na ang pag-iipon sa tulong ng GCash app. Ang maganda dito ay, unang-una, wala siyang maintaining balance, wala siyang required balance, at saka mayroon siyang mataas na interest rate, kaya madali mag-ipon gamit ang GSave account. At ang maganda sa GSave account, ito ay regulated by our Banco Central ng Pilipinas or BSP at covered siya ng PDIC up to 500,000. Mula 2.5% hanggang 4% per annum o kada taon ang interest na kayang ibigay ng kapartner na banko ng GCash. One of the missions of the GSave account kasi is magkaroon ng financial inclusion kung saan gusto namin halos lahat ng Pilipino ay kaya at magkaroon ng kanyang sariling savings account at mapalago nila ang kanilang ipon na pera. Kaya si Manette, kung dati ay puro palabasang pera gamit ang GCash niya, ngayon kahit paunti-unti, GCash pa rin ang gamit na kapag-iipon na. In-explore ni Manette ang iba pang services sa kanyang GCash app. At dito natutunan rin niya ang pag-i-invest o pamumuhunan through G-Invest. Ang G-Invest ay isa sa mga programa ng GCash na kung saan ito ay naglalayo na mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na makapag-invest at mapalago ang kanilang pera sa pamamagitan ng pagsali sa isang investment funds. Sa investment funds, pinagsasama-sama ang pera ng mga taong sumali upang makapag-invest sa mga malalaki at matatatag na kumpanya, hindi lamang sa Pilipinas,
kundi maging sa ibang bansa. Ang paglalagay ng pera sa G-Invest ay parang pagiging shareholder na rin ng top performing companies na listed sa Philippine Stock Exchange o PSE, pati na rin sa mga pinakamalalaking kumpanya sa ibang bansa, gaya ng Apple, Amazon, Facebook, Google at iba pa, pwede na ring puhunanan. Sa G-Invest, maaari kang mag-invest kahit saan at kahit anong oras for as low as 50 pesos. Isang ID lamang ang kailangan at maaari ka nang magsimula gamit ang iyong cellphone. You heard it right! Kahit 50 pesos lang, pwede ka nang maging investor. Kasama na rin sa budget ni Manette ngayon ang paglalaan ng pera para sa kanyang G-Invest. Maganda po yung G-Invest kung meron po kayong mga long-term goals, mga 10 to 15 years. Pwedeng-pwede po nyo simulan yun sa G-Invest for as low as 50 pesos. All I wanna start with this video, guys, is all about GCash. Kinakareer ngayon ng baguhang vlogger na si Jacque Reyes ang mga featured apps sa kanyang cellphone, particular ang GCash app. Nung una, nagka-interest siya sa G-Invest at nakita niya kung paano gumagalaw ang kanyang pera. At unti-unting lumalago. At dahil bahagi na nga ng pang-araw-araw na buhay ni Jacque ang GCash, hindi niya inaasahan na sakali na mangailangan siya ng pera, ay pwede rin pala niyang maging takbuhan ang G-Credit. Opo, pwede manghiram sa G-Credit. Pero dapat bayaran, syempre. I'm the person na I'm super cashless. Talagang kung bubuksan yung wallet ko right now, sasabihin nyo baka wala akong cash sa loob. So that's why, hulog ng langit talaga to si GCash and G-Credit one time. My gosh, I was out and about, nag-grocery shopping ako. And then syempre, akala ko, dala ko yung cards ko. So wala akong dalang cash, wala akong dalang credit card. E pandemya. So talagang syempre, di ba, iniiwasan ko rin mag-cash noon. Sabi ko, oh my gosh, anong gagawin ko? And then, I remembered, my God, I have G-Credit. So sabi ko, oh my goodness, pasok. So ginamit ko yung G-Credit ko to pay for that grocery. Aba, ilang pindot lang na i-transfer agad sa G-Credit niya ang hiniram niyang 10,000 pesos. Ang G-Credit ay isang feature sa GCash app kung saan mabilis ka actually makakahiram ng pera na may reasonable interest. Pagpindot mo lamang sa G-Credit sa GCash app, mabilis kang makakautang para sa pangailangan mo at ng iyong pamilya. At kung madalas ang iyong GCash transactions, nadaragdagan din ang iyong credit score. Ibig sabihin, pwede ka na mag-qualify at makahiram ng pera. Pwede mo magamit yung G-Credit para sa pangbayad ng bills, katulad ng kuryente o tubig, sa online shopping, o kaya pambili sa groceries at pagkain. Maraming realization sa buhay si Jacque. Sabi niya, hashtag YOLO o you only live once. Pero sa nagdaang pandemya, naisip din niya, paano na kung mawalan siya ng trabaho? Walang ipon. Paano kung siya ay magkasakit? O kaya naman, kunin na siya ni Lord? Paano ang kanyang mga mahal sa buhay? At the back of my mind, it was always looking into hindi unlimited funds natin. Marami talagang what ifs. What if maubusan yung pera mo? What if magkasakit ka? What if mawalan ka ng trabaho? Diba? Those are the questions that bugs me every day. Diba? Not only that, kasi I think the thing here is I'm the eldest son. So syempre, hindi naman bata yung mga parents natin, diba? Aalagaan rin natin parents natin. We don't want them to go out. So the burden is on me. Matagal na niyang nakikita ang G-Insure sa kanyang GCash app. At this time, binigyan niya ito ng pansin. Bumili ng insurance si Jacque gamit ang kanyang GCash app. Ang G-Insure ay isa rin sa mga services ng GCash app kung saan ang GCash user ay pwedeng makabili ng retail insurance packages sa murang halaga. Mahalaga po na pag-usapin, ano ba yung insurance? So kung familiar po tayo sa konsepto ng PhilHealth na bawat buwan o bawat taon, meron po tayong hinuhulugan na maliit na amount. At kung nangyari, kung nagkasakit po tayo, sana hindi, yung PhilHealth po yung babayad nun. Diba? So yung insurance, pareho po yung konsepto na may maliit na hulugan bawat buwan o bawat taon. At kung magkasakit tayo, kung may mangyari, yung insurance company po yung babayad nun. Meron po tayong isang produkto called Cash for Dengue Costs and COVID-19.
At sa halagang 300 pesos a year lang po, at pwede po yung hulugan per month, makaka-cover po tayo hospital bills po natin kung na-confine. Meron po tayong health, meron po tayong life insurance, meron po tayong medyo bagong insurance kung nabudol po kayo sa, or na-biktima po kayo sa mga scams online dahil very relevant po yung online shopping ngayon, diba? So meron po tayong isang produkto called the online shopping insurance. Kabilang sa mga pwede i-cover ng insurance na available sa G-Insure ay ang aksidente, pagkakasakit, o kahit pa ang pagkakaroon ng dengue, COVID-19, at iba pa. In case may mangyari sa atin na hindi natin gusto, at least hindi tayo sobrang, hindi malaki yung sobra yung epekto sa atin. Especially sa panahon na ngayon na hindi natin alam kung ano mangyari bukas o next month, mahalaga po na meron tayong peace of mind at meron tayong safety. Mabilis ang mga pangyayari sa buhay ng tao sa ngayon. May trabaho. Paano kung wala ka ng trabaho bukas? Simbilis din ang nangyayari sa ating paligid. Maaraw at minsan, binabayo ng bagyo sa buhay. Pero sa lahat ng pagkakataong ito, isa lang ang sigurado, pwede tayong maging handa sa tulong ng GCash. Makibahagi sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Donate to GCash, trusted partner organizations to help our kababayans. Just simply scan the QR code and send donation sa mga NGOs, o di kaya naman ay magpadala via pay bills. At siguradong agad na makakarating ang tulong ninyo para sa ating mga kawawang kababayan na sinalanta ngayong Pasko at bagong taon. Dahil kahit na anumang pagsubok ang harapin, nasaan ka man, kaagapay at karamay natin ang GCash. G pa rin! Ang pag-iipon, mas easy na ngayon. Ang pag-i-invest, kahit sa maliit na halaga, ay hindi na problema para magkaroon kayo ng chance na lumago ang pera ninyo. At ang pagsesiguro sa kinabukasan, sa oras ng pangangailangan, may ka-partner na tayo! At gaya ng sinabi ko kanina, mamimigay ang GCash ng 500 pesos preload sa 3 followers ko sa YouTube at 3 rin sa Facebook. You have to be a follower in all my social media accounts at sagutin ang 3 tanong na ito. Sagutin na ang tanong and make sure you're my follower and subscriber. Again, kung ano man ang pangangailangan para mas umigi ang buhay, G pa rin.